Maituturing na isang milagro ang pagkakaligtas namin. Ito ang mga namutawi sa labi ng mga sundalong nakaligtas sa Bagyong Pablo sa Comal Province. Nagkwento sa DZRH na First Lieutenant Alex Marvin Diaceta, ang Company Commander, Second Lieutenant Jose Enrico Nuas, Executive Officer PFC Albert Puyunan at Private Ryan Magno, na kapwa mga miyembro ng Disaster Response Teams ng Charlie Company, 66 Infantry Battalion ng Philippine Army, na nagsasagawa ng kanilang preemptive evacuation sa mga residente ng Andap Village sa Compostela Valley nang sila'y tangayin ng rumaragas ang tubig dala ng Bagyong Pablo. Ikaw, Lord, bahala ka na. Ikaw na yung hindi ko nakakaya to. Bahala ka na sa ano. Then I tried na pumikit. Pumikit na lang ako. Nagdasal na lang po ako, tapos naniwala sa Diyos. At... Eh sir, hindi ko talaga inaasahan mabuhay sir. Eh. Naramdaman ko talaga yung ginigiling ka sa loob ng sa putik, bato, troso sir, doon sa ilalim sir. Salamatan ko yung doon sa taas at saka Merry Christmas, Happy New Year na lang. Salamat po. Aming nasaksihan ng personal na sinabit ni Army Chief Lieutenant General Emmanuel Bautista ang Bronze Cross Medal sa apat na sundalong ito sa Viluna Medical Center. Bihira tayong magkaroon ng pagkakataon na bigyan ng parangal ang kabayanihan ng ating mga kasundaluhan. Gaya ng nagawa nila doon sa Compostela Valley, sa Andap, na kung saan nag-rescue sila doon sa mga kasama nila doon. At sila rin at naging biktima rin ng kalamidad. Pinakita nila ang kanilang kabayanihan ng sakripisyo para sa ating mga kababayan. Kaya nararapat naman na bigyan natin sila ng pagkilala. Si Army Chief Lieutenant General Emmanuel Bautista. Sabayan din binigyan ng parangal ang 17 pang mga kasamahan nila na nasa Camp Panakan Hospital sa Davao City na mga sugatan din matapos silang hagupitin ng kasagsagan ng Bagyong Pablo noong December 4, 2012. Iyan ang DZRH News, RH911 Bing Pormento, naglilingkod sa pagbabalita.